Ang ipapakita ko sa inyo ang pinakamadaling paraan kung paano magpalit ng grab lines ng isang life buoy o life ring dito sa barko. Dapat kailangan yung tandaan na hindi talaga dapat pwede dito i-tali. So dapat sa body ng life buoy. Hello, mga katingards! Kamusta? Inout o gira ka? Basta padayon ng tao gabante at ginod lang. And for today's video, ipapakita ko sa inyo kung paano ako magpalit ng grab lines ng isang life buoy. At isa ito sa mga inalagaan ko dito sa barko. Una, aalisin muna natin sa kanyang pinagkalalagyan. At sa kung napapansin nyo, medyo luma na ang lubid. Kailangan na natin siyang palitan. At kung hindi mo pa naranasan bilang baguhan na opisyal ang magpalit ng grab line ng isang life buoy, ay nasa tamang channel ka, kaibigan. Mga katingards, ang ipapakita ko sa inyo ngayon ay kung paano magpalit ng grab line sa maneuverboard life buoy natin. As per SULAS requirements for life buoys, ay dapat meron kahit isa sa bawat gilid ng barko should equip with a life buoy lights and self-activating smoke signals. Then ang inner diameter ng isang life buoy ay should not be less than 400 mm or 40 cm. At ang outer diameter naman ay should not be more than 800 mm or 80 cm. Kung ang haba naman ng grab lines ang ating pag-uusapan, ang sukat nito ay should not be less than 4 times of the outside diameter ng isang life buoy. At ang sukat naman ng grab line na gagamitin natin kung gaano siya kataba ay dapat not less than 9.5 mm. Pero ang minimum permitted weight ng isang life buoy as per SULAS requirements ay 2.5 kilograms. Pero sa isang life buoy used to initiate the quick release of smoke and light signals must be of sufficient weight, usually 4 kilograms. Then it should be marked in black capital letters ng pangalan at port of registry ng barko. So, umpisahan na natin. Ano, Son? Umpisahan na natin yung pagkuhan, Son. Sana. Alright. Una, kailangan natin tanggalin ang lumang grab line upang mapalitan ito. Pagkatapos mo matanggal ang lumang grab line, kailangan hatiin ito sa apat na magkakapantay na sukat at markahan kasi it shall be secured at 4 equidistant points to form 4 equal loops. Bilang isang deck officer, hindi naman necessary na ikaw mismo ang gagawa nito. Basta ang importante, alam mo kung paano gawin at alam mo ang mga sukat nito. Yan. Ano yung zoom zoom? So, kailangan nakakaroon yan. So, hindi mo kita yung mukha. Tapos na po. Huwag ka makita. Ito ang tinatawag na rope splicing. Kailangan mo maidugtong ang magkabilang dulo ng lubid para magkaroon kayo ng koneksyon. Rope splices can be used to form a stopper at the end of a line to form a loop or an eye ng isang lubid. Thank you.
talaga dapat pwede dito i-tali. So dapat sa body ng Lifebuoy. Kasi nagkaka-remark yan. So ngayon, kailangan natin mag-i-splice. So unahin natin yung gitna. Dapat inuuna lagi yung gitna. Diba, Tom? Sana all. Kakabit na lang natin. Ay, kakabit ko na, Son. Oh. When a man falls overboard, the next steps are crucial. Okay lang na mahulog ka sa akin, huwag lang sa tubig. The initial and the early sighting of the fallen crew member plays a vital role in increasing the percentage of saving his or her life. If someone falls overboard, assigned crew member will release this Lifebuoy by removing the pin and pulling the handle. Ay kung sa ganon, mahulog na ito along with a buoyant smoke flare. The actions must be taken without any delay to save the life of the person who has fallen overboard.